nagra-rub siya, oh. Itong tank na to, pala rin, oh. Tignan nyo, ah. Kabigatan. Nagkakaroon siya ng ano. Nagkakaroon siya ng bouncing. Doon ang nagkukos ng mga yan. Siyempre, everyday natin ginagamit ang truck. Everyday tumatakbo. Eh, ang karsada, hindi naman even na plat na plat, eh. May mga construction tayong madaanan. May mga... Hey, nag-aaral lang ako dito, sir. Ha? Nag-aaral lang ako dito. Ay, dito kayo natuto na ganito. Nag-aaral, tumasok sa school. Oo, oh, sa ano rin, welder din. Sa Pilipinas, welder na talaga kayo. Lakay tracker. Nagpa-vlog kasi ako, eh. Vlog-vlog lang. Ayos, ah. Ano to, kontrata mo ito? Oh, malaking pera to. Pambili lang bigas, sir. Pambili lang ng bigas. Yan, wow! Tama. Kaya sakto ako. Alright, you guys, magandang hapon sa ating lahat, no? What's up? Ang current location natin dito ngayon sa Calgary, Alberta. Napaaga yung pagdating ko rito, nandito na tayo sa ating dideliveran para bukas ng alas 8 dito sa Federated Co-op. Yan. Yan ako sa malaking building na yan. Magdi-deliver bukas. Meron pang Jonas Driving School Class 1 Male 345 Air Brake. Yan, oh, kita nyo. Andyan yung phone number, oh. Para sa mga interested, no, na mag-class 1, lapitan ko lang. Mag-class 1, mag-truck driving dito sa Canada. I mean, yung taga Calgary. Yon. Para sa mga overseas, iba yata yung program para sa inyo. Pero kung makarating kayo dito sa Canada, madali na lang yun. Anyway, guys, nandito tayo ngayon na may pagkakataon akong magkalikalikot ng truck. Tinitignan ko yung mga bagay-bagay upang sa ganun, maagapan ko. Upang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng aberya sa daan. At least ngayon, nakikita ko kung ano yung problema. Tinicheck ko yung battery ng ating ano, truck. Tinitignan ko, nililinis ko. Kasi minsan, pagka hindi natin nalilinis yan, nagkokoroted, eh. Pero bagong lahat, shoutout ko muna si Kuya Malong, si Romulo Napolda. Matalas kami mag-usap niyan, eh. Siya yung hinihingian ko ng mga advice regarding sa tracking sa ganito, kasi owner operator siya. Kumbaga sa ano, si Kuya Malong, nilulumot na sa pagtatracking sa Pilipinas pa, sa Saudi hanggang dito. Kumbaga siguro nasa 30 years na yan nagdadrive. Minsan nasabihan niya ako ng mga bagay-bagay na dapat gawin sa unit. Ayan, ayan, nagkaroon ako ng idea. Kapag may time, talikalikutin natin. Kumbaga, may time tayo ngayon para magkalikot kay Cordapia. At ganun-ganun, guys, shout out ko kayong lahat. At shout out ko rin si ano, Jojo Hamora at Rodel Hamora ng Puerto Princesa. Sorry. Oh, yeah, tama. Puerto Princesa City, Palawan. Maraming salamat in advance. Mga pamangkin ni Kuya Orly Aquino yan, na madalas natin kausap din. Yan. Kinicheck ko ito, guys. Itinapdown ko yung ano. Ito. Nalis ko muna. Tapos tinitignan ko yung ating ano, battery. Meron na akong mga ginawa dyan, eh. Dito muna ang cellphone. Ito. Nagra-rub siya, oh. Mayroon na naman siyang lamat para mag-rub, oh. Yung takip, doon sa takip. Sa takip ko nakita, eh. Ito yan, eh, guys, oh. Tignan nyo. Itong takip na to. Itong takip na to. Pala rin, oh. Tignan nyo, ah. Makita natin. Ito yan, takip na tong salarin. Yun ang tumatama, na figure out ko. Yan ang tumatama dito. Dito sa nag ito na nagrarab na to. Ayan, oh. Kita natin? Oh. Oh, ayan. Yan ang ano, ang kapag ka na hindi ko naagapan ito. Okay. Ang mangyayari niyan, siyempre, everyday natin ginagamit ang truck, everyday tumatakbo. Eh, ang karsada, hindi naman even na plat, eh. May mga construction tayong madaanan. May mga lubak-lubak. Doon, nagkakaroon siya ng ano. Nagkakaroon siya ng bouncing. Doon ang nagkukos ng mga host na nagrarab. Kaya, hanggat maaari, may pagkakataon tayo, kalikalikutin natin yung mga truck natin.
Ay, na pinagkaiba lang sigurado 'yan ng owner operator at saka company driver, no? Kasi ako galing din naman ako sa pagiging company driver. Para hindi ko gagawin yung kakalikalikutin ko yung ganito kapag ako ay company driver. Siyempre, kapag nagka-aberya at tumirik na, itatawag ko na lang sa aking dispatch at sa aking company. Ganun lang naman talaga yun, mga kaibigan, eh. Siyempre, kung owner operator ka, ay kung nag-shutdown ng truck mo, gagawa niyan, ikaw mismo ang tatawag ng mag-ano, kasi truck mo yan, gastos mo lahat yan. Kaya ngayon pa lang, agapan na natin hanggat maagapan. Binilinis ko yung battery natin, brush lang. Kaya pagka sino bang advice nyo ako kung ano man ang panlinis natin sa battery natin. Pagka tinitignan ko to. By the way, bagong palit din itong battery ko, mga nung nakaraan ito, nung chinatdown ako doon sa nung natuwing tayo, pinalitan nito eh. Sabi nila, hindi daw gumagana na yung battery ko. Oh, yun. Ngayon, tinitignan ko na talaga ngayon kasi mahal din ang battery, guys, ha. Libo rin yung apat na to. Tapos kasama na labor doon. Yan, oh. Ito, tinitignan ko, linagyan ko siya ng kaganina. Katulad nito. Temporary lang muna, yan. Kasi itong malaking na to, tumatama dun sa may bakal na yon. Itong ilalim niya, oh, nakikita natin, tumatama. Kaya pagka natatagtag na ganyan, na pantahuli, in the end, yung itong rubber niya nasa labas, magasgas yan. Eh siyempre yung live wire na yung nandun at tatama dito, magkakaroon na ng malaking problema yan. At ito kaganina, meron akong ito, naramdaman ko nga ito eh, oh. Ating kumakita natin. Naramdaman ko ito eh. Tumatama kaganina dito. Ito. Itong nasa ilalim, hindi. Mawa ko kaya ito. Ayan, kung makikita natin dyan, may lamat na yan. Tumatama ka ganina to. Tinawa ko, linagyan dito, pinulupot ko rito. Linagyan ko siya ng ito, temporary lang, para mahila niya, para hindi siya tumama ron. At saka itong wire na to, ito, inilayo ko. Konektado dito ito yan eh. Para sa ganun eh, maluwang siya, hindi siya naiipit. Kasi kaganina, naiipit sa ilalim na yun, no? Ilalim niya, oh, naipit. Pagkaano, tinitignan ko talaga. Katulad ito rin. Ito pa yung malaking linagyan ko lang ng Ito, tumatama dito kaganina eh. Parang napuputput na nga pati eh. Itong malaking ito. Itong itim na to. Hindi lang natin makita kasi, may parang puti na doon, corroded. Nipitan ko lang maigi para hindi siya magagalaw-galaw. Temporary lang. Tapos pagkaano, check ko na lang pagkaano. Wag lang siyang tumama sa mga bagay-bagay dyan kasi pag tumama yung battery natin dyan, tapos tayo lalo pag nasunog ang isang wire dito, i-shutdown talaga tayo kasi yung computer nito, guys, kapag may nasensyang may problema lalo na sa battery, kung ano-ano na lang lumalabas dyan sa i-shutdown ka talaga niya kahit na pwede mo pa sanang i-drive yan eh. Kaso nga lang, ang utak ng itong computer ng truck na to para may prevent lang nung damage, i-shutdown kaya kailangan seek maintenance, mekaniko, parang gano'n, para ayusin nila. Ay, sa mga bagay-bagay na yan, kaya pa natin i-prevent. O yan, nitignan ko. Tali, nalinisan ko na nga rin eh. Kaganina, winawalis-walis ko, ganyan. Ini-check ko, may pagkakataon tayo magkalikalikot dito. Yun. Ayan. Pagkatapos, kine-check ko itong kasi sa previous video natin, ito, katulad nito,
Ayan, andun yung ano ah. Andun guys yung parang ano, yung parang butas. Oh, ayan. Lagyan nila ng ano yan, grease. Lahat napagrisingan. Oh. Kine-check ko nga rin sa ilalim eh. Wala naman ako nakikitang ano ni Cordapia. Wala pa naman siyang sawa ng Panginoon. Wala naman naglilik. Oh, nakita natin yung floor na yan. Oh, I mean yung ground na yan. Itong semento na yan sa ilalim. Wala naman siyang tumutulong kung ano-ano man. Ito mga to. Para iwas tayo sa mga aberya. Kasi mga host na to. Madali lang itong mabutas kapag kayong matagal na nagrarab. Katulad nung nangyari dun sa isa kong ano. Oh, ito katulad nito oh. Meron na naman siyang ano sa singit oh. Oh. Tine-check. Kumbaga sa ano, may pagkakataon tayong i-check yung unit natin. Ako sa kabila. Ngayon, ang problema ko, saan ako maghuhugas. Ayan, kita nyo guys, oh, kag, no, ang linis ng ano niya, yung filter niya, oh. Oh, ito yung gasolina oh. Yung ano na, linya na yan. Kasi kapapalit natin eh. Ito yung inaayos pa namin ni Papa Jack. Hanggang hindi ko pa naano. Pero okay pa, pwede pa to. Magkano kasi, gagastos na naman tayo eh. Tinicheck ko lang lagi muna. Pwede pa naman eh, kumbaga sa ano eh. Tsaka na lang pagka alam kong kailangan na talagang palitan yan yung blade natin. Tignan natin, baka mamaya may crack yung tawag nito, pan blade yan. Ito mga to, marumi lang sila. Hindi ko kasi hinugasan ng makina ng truck ko guys eh. Yan, puno pa naman. Nasa max, sobra sobra pa yata. Lahat chinicheck ko. Kasi may pagkakataon tayong mag-check. Eh pagka wala nang pagkakataon, nako, bigla tayong itirik niyan. Yung hindi ko lang maano, yung sa ilalim. Kasi hindi naman ako nakakasilong dyan eh. Pwede siguro kung sasadyain ko. Kaso nga lang, wala naman tayong ano eh. Wala naman tayong para sa ano, sa ilalim na pwedeng higaan. Basura ka, nilabas ko dyan na lang muna yan. Kutan natin ang truck muna. Kaganina merong sasakyan dyan eh, na paikot-ikot. Tinitignan siguro kung may tao. Wala itong truck na to eh. Baka mamaya tirador na kung ano-ano yung mga yun eh. Baka mamaya bigla na lang pas ano yun yung karga natin eh. May ginang nakakasigurado. Ayun, nakasilt pa. Paikot-ikot eh, pabalik-balik. Nandun pa sa harapan, nag-u-turn doon. Tapos dadaan dito sa malapit sa akin. Nag-u-turn lalapit dito sa Manderito. Tinitignan kung andyan ako. Nandyan lang naman kasi ako ganina. Kasi kaganina medyo maaga tayo. Nagbuhat-buhat ako ganina. Kaya nag-exercise. Yun. Ito man, ginawan ko lang muna ng paraan yan. Pero balak ko papalitan na rin to pagka nakaipon na ng budget. Yan. Ibalik lang natin ito. Since naman nalinis na natin lahat. Yun, balik ko lang guys. Ah hindi, mayroon pa pala akong gagawin. Kalimutan ko. Tuwang, lagyan ko pala ng ano ito. Ito, lalagyan ko ito. Ito, ilalagay ko ito dito para pagka ano eh ito yung magiging problema. Pansamantala lang, temporary lang yung mga ganyan bagay.
pansamantala lang guys, temporary lang muna itong mga to. Nakita nyo naman yung gasgas na yan, no? Yung pinakita ko sa inyo, gumagasgas yan sa ano eh, sa mismong ano, sa gumagasgas mismo sa may metal yung cover nitong ano natin. Lagyan ko lang muna yan para sa ganun eh, temporary lang naman. Pansamantala, sabi nila, pansamantagalan. Yeah, ganyan. Temporaring pansamantagalan eh. Ano, i-check-check ko na lang para maagapan ko, para pagka ano, tignan, lagyan ko ulit ng temporaring pansamantagalan. Ganun lang naman yan eh. Ang importante eh, kapag ka nagka-aberya, hindi tayo isa-shutdown dun sa mismong malayong lugar na kailangan tumawag tayo ng ano, ng mekaniko eh, ang mekaniko. ng mekaniko. Kasi ang mekaniko guys, ang mahal. Buti sana kung company driver lang tayo, walang problema yan. Siyempre kahit naman mga company yan, ayaw din naman nilang gumastos ng ganun-ganun lang ah. Kung hanggat maaari, maagapan doon pa lang sa yard. Ano? Ginagawa na ng paraan yan para hindi sila kaberya din ha, ay gumastos ha. Yun. Yan. Temporary, ganyan lang muna. Yan. Dito ko muna ilagay ang camera. Lagay muna natin itong ano. Ito. Kapigatan. Kapigatan. Yan. Tapos meron siyang lock. Parang ganito. Ito yung lock. Lagay natin dito. Hi guys, ah. You got it? Yeah, total. What? Just waiting for that guy. Yeah, I went to knock him in there, but nobody's in there. Not in there, right? Yeah. Alright. Saka pumunta yung taong yun. Meron siyang 4 pallet. Hindi tayo makakatras dun hanggat hindi tayo. Hindi umaalis yun. Mamaya masagi ko pa yung kung ano-ano dun eh. Guys ha. Oops, tiga. Guys ha, tandaan natin, kapag ka nagbabaking tayo, hindi natin maaaring madali. Mamaya makasagi tayo. Tapos tayo. Babayad mo tayo. Pilipino, Pilipino. Ah, dito tayo ha guys ha. Mayroon tayong makikilalang kapwa Pilipino ngayon. Nakay truck lang, nagpa-vlog ako eh. Magaling ka sigurong mag-welding ano? Sala. Ikaw yung kasama niya. Ano pangalan natin? Briggs pa, Briggs. Briggs? Shout out kay kaibigang Briggs at saka si Boss. Ano pangalan Boss na? Leo. Boss Leo, siya ba yung ano? Siya ba yung foreman? Okay lang ba sa kanya camera? Camera ko lang. Boss! Sama lang kita sa aking vlog. Teka. Lakay tracker. Nagpa-vlog kasi ako eh. Vlog lang. Ayos ah. Ano to kontrata mo ito?
Malaking pera to. Pambili lang ng bigas, sir. Pambili lang ng bigas, yan tama. Kaya sa sakto ang pambili lang ng bigas, sabi ni Boss, ano pangalan? Boss Leo, siya yung foreman. Kita mo na, nadaanan ko sila eh. May mga ano sila, equipment sila dyan. Dito tayo ngayon sa, ha? Dito tayo sa Lamurieta. Saan yung ino mo, sir? Truck, andan, yan o. Inaantay ko nga umalis yung isang truck doon na nakaharang eh, para makatras na ako doon eh. Eh, kumusta naman ang negosyo, sir? Nakakaraos naman. Nakakaraos naman kahit papaano. Yan lang gustong-gusto ko eh. Nakakaraos naman. Bili na lang bigas, gatas. Bigas, gatas, oh. Matanong ko lang, kayo ay matagal na rito? Permanent na kayo? Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin, oh. Pero... Alam ko, kung matagal na sa inyo yung 10 taon. Ayaw, eh. 10 taon na si sir dito. Hindi ba? Hindi pa daw matagal yung 10 taon. Matagal na rin yun? Ako, ganun din lang naman ako. Ganun lang din naman tayo. Pares lang naman tayo. Tagal na? So, bali pumunta kayo dito. Ganito na yung trabaho niya, sir. Hindi, nag-aaral lang ako dito, sir. Ha? Nag-aaral lang ako dito. Ay, dito kayo natuto na ganito. Nag-aaral, pumasok sa school. Oo, sa ano rin, welder din. Sa Pilipinas, welder na talaga kayo? Hindi. Upups, hinawakan ko. Hinawakan ko. Dito lang talaga rin. Oo. Nakarating kayo ng Canada na hindi naman talaga welder rin. Hindi po. Oo, okay. Pare-pares lang ako na. Dito lang din naman ako natuto mag-tracking. Sa Pilipinas, padjak lang din guys ang kaya natin i-drive. Baka nakakaabala ako sa inyo. Hindi, nakakaabala ka talaga pero okay lang. Nakakaabala lang ako. O sige, iwanan ko muna sila guys kasi titignan ko rin yung ano. Ha? Ay, silipin natin si boss kung paano siya mag-welding. Wag, kakaya. Hindi naman to welding na welding eh. Yung makadikit lang na parang rugby, ayos na. Oh, welding-welding lang ba? Okay. Paano? Iwanan ko na lang muna kayo sa mag-atras na ako doon. Kaibigan. I-shout out mo na yung girlfriend. May girlfriend tayo. Wala pa ba? Binata pa. Okay. Hindi na ako hindi ko naabalahin sila guys. Medyo nakabala na ako. Thank you sa panahon no. Okay. Ingat, ingat. Okay. Magandang kontrata siguro nilang yan guys. Silang gumawa nito fence. Well, umalis na. Tayo naman yun ng atras. Para sa ganun makalarga na tayo. Mga kaibigan, ganyan na lang muna tayo. Yan, magpapahinga muna ako. Manood ako ng movie. At para bukas, yan tayo. So paano mga kaibigan, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood, no? Sa video vlog nila kay, thank you. At ingat kayo lagi. Stay safe, eat healthy, keep safe on tracking. Peace up guys, bye. Lakay Pinoy Tracker.